Isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Alan. Ngayon ay nasa ika-apat na linggo na po tayo ng Kwaresma. Kaya kung mapapansin ninyo, ang every twice ay nagpiping kami na damit. Pagka Lent, ika-apat na linggo. Pagka Advent, ika-ano ba? Ika-tatlo ba? Ika-tatlong linggo ay nakaping kami. Pag-Advent, ang tawag sa kanya ay Gaudete Sunday. Ngayon ay Laetare Sunday. Pero ang ibig sabihin ay parehas lang, to rejoice. Pero pagka-Advent, magre-rejoice tayo dahil malapit na ang Pasko. Ngayon naman, magre-rejoice tayo o magdiriwang tayo kasi malapit na ang muling pagkabuhay. No? Dalawang linggo na lang, tapos Easter na. Tatapos na yung apat na pong paghahanda natin ng Kwaresma. No? Kaya nakaganito po kami. Anyway, sa ating ebanghelyo, merong isang bulag na pinagaling ang Panginoon. No? At kung mapapansin ninyo, yung pagpapagaling sa kanya, no? Una muna nakita may sakit siya. Di ba? May bulag siya. Tapos ang tanong ng mga tao, bakit siya bulag? Sino bang nagkasala? Yung magulang niya o siya? Kaya siya bulag. Anong sagot ni Jesus? Wala. Wala na nagkasala, hindi ang magulang niya, hindi siya, kaya siya bulag. No? Para kasi sa kanila, ang mga nangyayari sa atin, ang paniniwala ng mga Hudyo, yung mga nangyayari sa atin ay parusa ng Diyos. Ah, kaya bulag yan kasi pinaparusahan ng Diyos. Ano? Tanungin ko kayo, ang Diyos ba mabait? Yung katabi mo ba mabait? Ayaw nyo na sumagot. Kilala nyo naman yung katabi nyo, di ba? Malamang kilala nyo yung katabi nyo. Mabait ba yung katabi nyo? Yung lahat ang mabait ang katabi, itaas ang kamay. Ay, yung iba salbahe. Oh, mabait ba yung katabi nyo? Oh, amen? Kung mabait yung katabi nyo, ibig sabihin, eh kung yung katabi mo nga mabait eh, ang Diyos pa kaya, siya ang pinagmumulan ng kabaitan. Amen? So, ang Diyos ang ika nga rurok at nuknuka ng kabaitan. Amen? O halimbawa, si nanay at si tatay mabait. No? Sino dito ang may nanay at tatay na mabait? Taas ang kamay. Ayan. Wala, si kuya hindi nagtaas. Dahan-dahan pa niyang tinaas. Hindi siya sure. No? Yari ka, mapapalo ka mamaya. No? Oh, kung mabait si nanay at tatay, matutuwa ba si nanay at tatay na paparusahan niya yung anak niya? Hindi, di ba? Meron bang magulang na magpaparusa ng anak? Yung mga magulang na nagpaparusa ng anak, mga siraulo. No? Mga siraang ulo. Sino dito may siraulong magulang? Taas ang kamay. Ah, wala naman. Buti naman, no? So, di ba, kung ikaw isang magulang, hindi ka magpaparusa. Di ba? Oh. E di ang Diyos, ibig sabihin, kung siya nuknuka ng kabaitan, anong klaseng Diyos ang nagpaparusa? Amen. Nagets nyo? So kaya sinasabi ni Jesus, hindi yan may sakit dahil nagkasala yung nanay niya o tatay niya o nagkasala siya, kaya siya pinaparusahan. No? Walang ganun. Hindi ganun ang Diyos. Eh ang tanong ngayon, bakit tayo nagdudusa? Bakit tayo nagkakasakit? No? Alam nyo ba yung sagot? Dapat alam nyo na, parati ko nang pinapaliwanag yan eh. Sinong may kasalanan? Ang Diyos ba? Hindi. Ikaw ang may kasalanan. No? Bakit ka may sakit? Bakit ka diabetic? Sige, sagutin mo ko. Bakit ka diabetic? Bakit ka hypertensive? Kasalanan ng Diyos. Pinaparusahan ako ng Diyos kaya mataas ang aking blood sugar. Syunga. Diba? Alam mo yan.
Bakit mataas blood sugar mo? Maglolokohan pa ba tayo? Alam mo yan kung bakit ka hypertensive. Di ba? Oo. O bakit? Ano pa mga reklamo nyo sa buhay? Sige. Sino dito may problema sa asawa? Wala? Mamatay? Ha? Walang may problema sa asawa dito? Hindi nga. Sino dito? Sabihin, mga asawa nyo talagang saksakan ng bait? Hindi naman ako maniwala. Oh. Walang may asawa dito na magagalitin? Weh. Yung konting kibot, umiinit ang ulo, wala? Weh. Maniwala ako sa inyo. Imposible. Dami kayang ganung asawa. Konting kibot, umiinit ang ulo. Parusa ba sa'yo ng Diyos yun? Na, yung nakuha mong asawa, jologs. Diba? Parusa ba sa'yo ng Diyos yun? Palagay nyo, I don't think so. Bakit? Sino ba pumili sa napang-asawa mo? O, ikaw, diba? Ano kinalaman ng Diyos dyan? O, bakit ako binigyan ng ganitong anak? Parusa, daladala ko, krus ko. Ba't ganyan ang Diyos? Question, may problema bang ganun si Father? Wala, diba? Poproblemahin ko ba ang isang anak? Hindi, diba? Bakit? Pinili kong hindi mag? Oh, dahil problema mo yung anak mo, sinong may kasalanan? Ikaw. Bakit? Eh, nag-asawa ka at nag-anak ka eh. Oh. Oh, ano pa? Dali, magsabi kayong problema nyo na sinisisi nyo sa Diyos nang mabolja ko kayo. Dali. Oh. Yan ang problema sa atin. Dahil ayaw mong sisihin ang sarili mo, sinisisi mo ang Diyos na wala namang kinalaman sa nangyayari sa'yo. Tama? O, yun ang ibig sabihin lang. Noon, hindi nagpaparusa ang Diyos. Ang ginagawa pa nga ng Diyos, pag nagkamali ka sa mga desisyon mo, tutulungan Kanya pag lumapit ka sa Kanya. Pag nagdasal ka sa Kanya at tinulungan mo ang sarili mo, hindi ba? O halimbawa, yung kinukwento ni Father Noel nung Tuesday, hindi ba? Nag-share si Father Noel kasi healing mass nung Tuesday. Nagkaroon tayo ng healing mass. Kinukwento ni Father Noel na yung isa sa umattend ng healing mass ay pinagaling ng Panginoon. No? Pero may mga kailangang gawin para siya ay gumaling. Hindi ba? Nung nagdasal siya sa Panginoon, tinulungan niya ang sarili niya, gumaling siya. Ang ganun ang Diyos, hindi nagpaparusa, nagpapagaling. No? So, tanungin ninyo ngayon yung sarili ninyo, ano yung mga hinanakit nyo sa buhay? Ano yung mga reklamo mo nyo sa buhay? Talaga bang ang Diyos ang nagbigay niyan? O dahil sa sarili nating kagagawan? Ha? So, yun yung una. Pangalawa, sabi dun sa Ebanghelyo, di ba si Jesus ay Diyos? Bulag yon. Amen? Bulag siya. Kung sinabi ni Jesus, may mga pinagaling siya na instant. Lumakad ka, nakalakad. Amen? Lumakad ka, nakalakad. Merong mabuhay ka, nabuhay. Si Lazaro, patay. Sinabi niyang lumabas ka dyan, lumabas agad. Bakit kaya yung bulag dito, hindi na lang niya sinabing, dumilat ka't makakita, nakakita na. Anong ginawa daw? Yung laway ay nilagyan niya ng putik. Tapos, kumbaga ginamit niya yung laway, yun yung ginamit niya na pampagaling yung laway niya. No, ako din ho, maghihiling mas din ako. Ang gagamitin ko din ho ay laway. Gusto niyong pumila? Ha? Sino gustong pumila? Taas kamay. Ay, wala. Ayaw nyo? Ayaw nyo nung laway ko? Yung sa Ebanghelyo nga, gumaling. Ano kaiba nung malay nyo? Yung laway ko pala, may pagpapagaling. Di ba? No? O ganun yung ginawa. Yung laway niya, gumawa ng putik pagkatapos nilagay dun sa mata. Natapos ba dun? Hindi. Diyos ko, pinaligo pa sa the pool of Siloam. Pinaalis pa doon, pinaligo pa.
At nung matapos maligo, ano nangyari? Dun siya gumaling. Ano ibig sabihin nito para sa akin? Meron ho tayong mga kagalingan na hinihingi na kinakailangan ng proseso. Hindi minamadali. No? Ang problema kasi sa atin, minsan, pag humihingi tayo ng prayer, gusto natin instant agad. Tapos, ayaw nating gumalaw. Gusto nyo agad-agad ibibigay sa inyo. Ayaw ni... Tinan nyo yung lalaki, ha? Pinalakad pa, nag-travel pa para lang gumaling siya. Ibig sabihin, may human participation. No? May mga kagalingan, may mga answered prayer na kailangan ng partisipasyon ng tao bago ka gumaling. Kaya lang minsan, marami sa atin, gusto agad-agad, agad-agad ibibigay ng Diyos. No? Ako, halimbawa, ito, sinishare ko naman na sa inyo, uulitin ko lang. No? Nung ako ay nagkaroon ng depression, ang daming sinabi sa akin ng doktor na kailangan kong gawin. No? Na nung panahong may depression ako, ayokong gawin. Depressed nga ako eh. Tama? Pero gusto ko gumaling. Oh. Nagdadasal ako kay Lord, pagalingin niyo po ako. Oh, ang isang bahagi ng pagpapagaling na gusto ng Diyos para sa akin ay ano? Merong kang pinagdadaanan. Ano yung unang step na gusto ni Lord na gawin ko para gumaling ako? Pumunta ka sa doktor. Sige nga, ilan sa inyo ang yearly nagpupunta sa doktor for your check-up? Taas ang kamay. Tingnan nyo yung iba, hindi. Yung iba pa nga, takot sa doktor. Ba't ayaw mo magpa-doktor? Eh kasi Father, pag pumasok ako, magaling ako. Paglabas ko, may sakit na ako. Oh. Yung iba takot sa doktor. May nararamdaman na, ay wala ito, wala ito. Oh. Paano ka matutulungan? Oh. Ako may nangyayari sa akin. So ano yung unang step na sabi ng Diyos sa akin? Pumunta ka sa doktor. Hindi nag-aral yung mga yan para wala lang. Ha? Nag-gets nyo? Ha? Kahit ang mga doktor ay regalo ng Panginoon sa atin. Pero marami sa atin ayaw. O, di pumunta ako. Eh, nung pumunta ako sa doktor, eh, sinabi sa akin, ito yung nangyayari sa akin. Ano daw kailangan kong gawin? Naku, yung mga pinagagawa sa akin, ayokong gawin. Tuwing umaga daw, dapat nang yung mga 6:30, alas 7 ng umaga na araw, magbibilad daw ako. Sige nga, gusto nyo ba magbilad sa araw? Ano ka, kinukula? Ha? Gusto nyo ba nagbibilad sa araw? Ha? Diba? Sayang naman tong skin ko. Just kaya bibilad ko lang sa araw. Pero kailangan, pag ang una daw, at pagkatapos nun, maglalakad ako ng 30 to 40 minutes. Eh, depressed ka nga eh. Paglalakarin ka ng 30 to 40 minutes. Diyos me. Eh, pag ikaw ay depressed, anong gusto mo? Gusto mo matulog lang. Ayoko lumabas ng kwarto. Pero gusto kong gumaling. Nag-gets nyo? Ha? Gusto kong gumaling. So kahit ayokong maglakad ng 30 to 40 minutes, naglalakad ako ng 30 to 40 minutes. Sabi pa, pag nararamdaman mo na parang merong kang panic attack, lumabas ka ng kwarto, makipag-usap ka sa mga tao, eh ayoko nga may kausap nung oras na yun eh. Lahat ng ayaw ko, yun ang pinagagawa nung doktor. Nagigets na yung punto ko? Oh. Pero kahit ayaw ko, at hindi pa yun, dahil ako ay double depression, situational, dahil sa nangyari sa akin, mamatay ang kaba naman, tatlong taon, sunod-sunod, at clinical, kaya importante yung doktor. Bakit? Merong depression na ang dahilan, may bumababa ng chemical sa utak mo. May bumababa ng chemical sa utak mo. No? Kaya napapraning ka na. Yan. Diba, pansin nyo, minsan may mga asawa kayong praning na. Ayan, may mga chemical na nawawala sa utak niyan. Kaya nagkakaganyan na yan. Diba? So, kailangan kong uminom na ng gamot.
Yes, uminom ho ako ng gamot when I had depression. But if I did not do all those things, malamang andun pa rin ako sa kalagayang yon. No? And honestly, I really thought I'll never be able to get out of it. When you are on that situation, parang hindi ka makakalabas. Parang kahit ginagawa ko yun araw-araw, parang akala ko ha, parang walang nangyayari. Until kakagawa ko ng kakagawa ko, kaya medyo maikli lang. Yung iba nagde-depression years. Pero ako, dahil tinulungan ko yung sarili ko, I went out, I exercised, I exposed myself to sunlight. Parang ako, start February, March, April, 4 months lang ako. No? Nag-start ng early late January, by May, okay na ako. Bakit? Kasi tinulungan ko ang sarili ko. Ikaw, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Nagpe-pray ka ba kay Lord na pagalingin ka? Tanong, tinutulungan mo ba sarili mo? Ha? Tinutulungan mo ba sarili mo para ikaw ay gumaling? May role din tayo na dapat, hindi pwede na nakaupo ka lang tapos gusto mo tatanggapin mo yung mga bagay-bagay. No, ang daming gustong umasenso. Tama? Pero ayaw namang magsikap sa buhay. Pwede ba yun? Na nakaupo ka lang, tapos babagsak lang ang biyaya sa'yo? Hindi pwede yan. Kailangan mong kumayod. No? May mga kakilala ho ako na ni hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral. No? Dahil walang kakayanan sa bahagi ng pinansyal. Pero hindi sumuko sa buhay. Talagang kayod talaga, lahat pinasok. No? Tatandaan ko yung dati kong parishioner. No? Lahat pinasok niya. Nag-manicurista, nag-janitress, naglabandera. Pero ngayon, anong trabaho? Build and sell. Wow. Maggagawa ng bahay, tapos ibebenta. Pero pag pinagdaanan niyo yung, pag tiningnan niyo yung kwento ng buhay niya, pang MMK. Grabe. Ay, magpakailanman pala, wala na palang MMK. Pang magpakailanman, talagang yung pinagdaanan niya, grabe. No? Tapos ikaw, petiks-petiks, gusto mo umasenso? Leeg-leeg mo. Alam niyo ba yung leeg-leeg mo? Neck-neck mo. Gusto mo talaga umasenso na ganyan-ganyan lang, ganyan-ganyan ka lang kumilos? No way, Jose. No? Kailangan hard work. Prayer and hard work. Kung ano yung hinihingi mo, pagtrabahuhan mo, pagsikapan mo. No? So yun yung pangalawa na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. At panghuli, sabi dito sa ating ebanghelyo, yung bulag, tinanong na nila nung unang. Sabi nila dun sa bulag, sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus, yung tinatawag na Jesus. Nilagyan niya ng putik yung mata ko. No? Parang gusto ko nang lagyan ng putik yung mata ni Lay. Tinan niyo yun. No? Kasi sabi niya sa akin, parang kailangan na ng putik nung mata niya. Palagay niyo, o kung dahil wala akong putik, dura na lang. Wala akong putik dito eh. Sabi ni Lay sa akin, ganyan. O yung pangatlo, tinanong, sabi ng mga ano, bakit sino nagpagaling? Ay, si Jesus, yung tinatawag na Jesus. Sinabi niya na, di ba? Tapos pangalawang beses, tinanong, pinatawag na naman siya, sino ba nagpagaling sa'yo? Anong sabi ng bulag na nakakita? Di ba sinabi ko na sa inyo kanina, bakit tinatanong niyo ako uli? Ano ibig sabihin nun? Nung unang tinanong siya, hindi naman talaga siya pinakinggan. There is such a thing as selective hearing. Alam niyo ba yung selective hearing? Yung pinapakinggan mo lang yung gusto mong pakinggan. Madalas mangyari yan sa mag-asawa. Pag nagtatalo kayo, pinapakinggan mo lang yung gusto mong pakinggan. No? Pero yung totoo, ang nangyayari, halimbawa, kaya nga nung meron kaming course sa marriage, no, marriage counseling,
Sabi daw, yung tamang pakikinig, talagang focus ka doon sa... Kasi minsan ang nangyayari, pag nag-aaway na yung mag-asawa, halimbawa, si Mrs. nagsasalita, yung lalaki, hindi niya naiintindihan yung sinasabi ng asawa niya. Bakit? Nakatingin lang siya sa asawa niya, pero nag-iisip na siya, babarahin ko tong lintik na tong. Tingnan natin, sige, anong sinasabi mo? Nag-iisip ka na ng pambara sa kanya. Alam mo yan? Ha? Para pagkatapos niya, ikaw naman ang babanat na, ah, blablabla, diba? Kaya hindi mo siya totoong pinapakinggan. Ano daw ang totoong pakikinig? Pagkatapos magsalita, kunwari ng misis mo, anong sasabihin mo? Ito ba yung gusto mong sabihin? Naunawaan ko ba na ito yung sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw ay totoong nakikinig kasi inuulit mo sa kanya yung sinabi niya. Ito ba yung gusto mong sabihin sa akin, mahal ko? Sipin mo kung meron pang mahal ko, di ba? Eh, pag hindi naman lumambot ang puso niyang asawa mo, no, bebe ko, ito ba yung gusto mong sabihin sa akin, bebe ko? Hindi ba? Anong sasabihin sa'yo ng wife mo? Linti ka, hindi yan ang tawag mo sa akin. Sino yung bebe na yan? Nagkamali ka pala, no? Hindi pala yun yung tawag mo. Mahal ko, ito ba yung gusto mo? Ah, sasabihin niya, ay, pinapakinggan talaga ako nung asawa ko. Oo, yan yung gusto kong sabihin. Oh, di may papaliwanag mo ngayon yung sarili mo. Hindi yan naman ang gusto kong iparating. Pasensya ka na. Kung yan yung akala mong gusto kong gawin o gusto kong sabihin sa'yo, kung yan yung pagkakaintindi mo, patawarin mo ko. Pero ilan sa mag-asawa ang ganon? Ilan sa mag-asawa ang totoong nakikinig sa isa't isa? O sige, bawal magsinungaling. Ang magsinungaling, alam nyo na mangyayari sa inyo. No? Sino sa mga mag-asawang nandito ang ganoon pag kayo ay nag-uusap? Talagang pinapakinggan, tapos inuulit mo, ito ba yung gusto mong ibig mong sabihin? Mahal ko, taas ang kamay. Wala, kahit isa man lang. Kahit magkunwari man lang kayo. Wala talaga. Oh. Kaya madalas, puro away. Walang gustong magpatalo. Kasi gusto mo lang marinig yung gusto mong pakinggan. Di ba? Ay kahit nga sa sermon eh, ganun eh, di ba? No? Natatandaan ko nung minsan, merong nagsimba dito sa, ano, sa St. Peter. No? Pagkatapos, after a week, lumapit sa akin yung isang babae. Sabi niya, Father, I really like you. Sabi niya, gustong gusto kitang mag-sermon. Kaya lang, simula kasi nung nagsimba kami dito, magkaiba na kami ng sinisimbahan ng asawa ko. Sabi ko, bakit ho? Eh kasi ikaw gustong gusto ko, yung asawa ko, ayaw ka. Nabibwisit sa'yo. Sabi ko, bakit naman ho? Pati daw yung paninigarilyo niya, pinapakialaman mo. Kasi binung time na nagmisa sila, banat ako ng banat sa mga naninigarilyo. Sabi ko, mga lintik kayo, maninigarilyo kayo. Pagkatapos, pag nagka-cancer kayo, pagtanda nyo, hihingan nyo kaming mga anak nyo ng pera pambili ng gamot ninyo. Hindi kayo nagsipag-ipon ng panggamot ninyo. Kayo nagsipag-sigarilyo. Kami ang paparusahan ninyo. Anong klase kayo, mga tatay? Yun yung homily ko. Ayaw na daw bumalik dito. Kasi, yung gusto niya, yung kumbinyente lang sa kanya na maririnig niya. Na-gets nyo? Pero pag tinatamaan na siya, hindi ko alam kung saan na siya nagsisimba. No? Baka doon na sa bandang dulo ng Commonwealth. Alam niyo yon noon. Lumipat na siguro ng relihiyon. O, tayo ba? Kahit masakit, tinatanggap ba natin? Kasi totoo? No? At ginagawa natin ang paraan? O hindi? Pinipili lang natin yung maririnig natin. Pinipili lang natin yung gusto nating makita. Pagka medyo tatamaan na yung mga bagay na ginagawa mo, ah, wala na. Wala ka nang naririnig. Hindi mo na pinapakinggan. No? Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili sa tatlong bagay. Yung mga pinagdadaanan ko, ano yung mga dapat kong gawin para matulungan ako ng Panginoon? Hindi ito parusa ng Panginoon. Akong gumawa nito sa sarili ko. Wala nang iba. Ano ngayon ang dapat kong gawin?
No? Baka mahirap, pero hindi. Gusto kong makalabas dito, kahit mahirap. Tama si Father. Siya nga nakalabas eh. Ako kailangang makalabas din dito. Pero kailangan kong tulungan ang sarili ko. Minsan, para makalabas ka sa isang twist sitwasyon, you need a tough decision in life. No? Gaya nung isang kakilala ko, na wala, cycle lang, paulit-ulit lang, na niloloko siya nung husband niya. Paulit-ulit. Iiyak ngayon, after one, after two weeks, nadidinig ko, tumatawa na naman. O, bakit? Okay na uli kami, Father. Ah, ganon. Oo, luka-luka. Sabi ko sa kanya, oh, after another, ano, iyak na naman. Ikaw umiiyak. Sinaaway ho ako. Ayoko na talaga. Ayoko na. Bagong buhay na ako. Ayoko na sa kanya. After 3 weeks. O, bakit ka masaya? Ay, okay na ho kami. Wala, ulit-ulit, ganun-ganun. Ganun-ganun. Until she made a tough decision. Nung nag-desisyon na siya, isang iyakan na lang ng todo. Tapos iniwanan niya na. Pagka-iyak niya ng todo ng isang beses, puro saya na hanggang ngayon. Marami sa inyo, umiiyak pa rin. Ano? Kasi takot gumawa ng desisyon, ng isang final major decision in life. It's your choice. Eddie, just go with the cycle. Iyak ngayon, bukas, ano? Usually naman yan, iyak pag nasaktan, pag kalabit, tawa na naman. Ah! Ah, ano? Ano? Tama ako na. Kaya paulit-ulit lang yung nararamdaman mo, di ba? Kasi natatakot ka. Ang hirap. Kailangan ko na namang mag-adjust. Kaya, wala. The Lord can't help you if you don't want to help yourself. The Lord can't help you if you do not want to help yourself. So open your ears, open your eyes. The Lord might be speaking to you. Sana huwag tayong selective hearing. Yung gusto lang nating mapakinggan, yung kumbinyente sa atin. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat.